Philippine Navy ay naghahanap upang bumili ng hindi bababa sa 15 pangsyal Dag Mark 5 missile boats na siyang pundasyon ng Acero-Class patrol gunboat. Plano naming kumuha ng karagdagang 15 Acero-Class gunboat upang madagdagan ang siyam na nasa pipeline na ngayon, sinabi ni Navy Chief Admiral Toribio Adase Jr. sa mga mamamahayag sa sideline ng commissioning at deposit ceremonies. The Rapid Attack Missile Craft FAICMS BRP Nestor Acero PT-901 at BRP Lolinano Daong PT-902 noong Nobyembre. Sinabi ni Adati na ang bagong Acero-Class gunboat ay makakatulong sa kanila na matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa pagpapatrolya sa karagatan ng bansa. Sinabi rin niya na ang FAICMS ay itatalaga sa Littoral Combat Force. Sinabi niya sa amin na 4 pangbarko ng klase ng Acero ang ihahatid sa 2023. I don't know the exact delivery dates for next year pero dapat kumpleto na next year, the head of the NP added. Ang susunod na 3 barko ng PN ay itatayo sa PN Shipyard sa Cavite sa 2024. Sinabi ni Adachi na ang Israel Shipyard Limited ay tutulong sa PN na i-rehabilitate ang lumang shipyard at gawin itong mas moderno para makagawa ito ng mga barkong tulad nito. Sa ganitong paraan, matututunan ng ating mga tao kung paano i-maintain itong mga Acero-Class boats at iyon ang magiging simula ng paglipat ng teknolohiya, aniya. Ang high-speed vessel na ito ay nilagyan ng quick intercept ability, remote stabilized weapons, at short-range missiles na may kakayahang maghatid ng precision strike laban sa mas malalaking hostiles at high-value target sa lupa at dagat. Ang FAICMS ay nilagyan ng non-line-of-sight missiles na may precision range na 25 km, habang ang Typhoons ay armado ng 30 mm main cannon at .50 caliber heavy machine gun. Ang pagkuha ng mga FAICM na ito ay isa sa mga proyekto noong 2019 na inaprubahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ilalim ng Horizon 2020 ng AFP Modernization Program. Ang anunsyo ng FAICM Award ay ginawa noong 5 ng Enero noong nakaraang taon. Plano ng gobyerno na palitan ng patrol killer medium o medium-sized patrol craft force. Kapag nakumpleto na ang mga paghahatid ng FAICMS, magagawa ng mga sasakyang ito na harangin ang mga banta sa ibabaw at ligtas na maglunsad ng mga non-line-of-sight missiles gamit ang mga nakapalibot na littoral area bilang maneuver space at cover.